hindi na tayo pabahay-bahayan portion kasi pa bakla-bakla portion na naman tayo. So may mga pa-beauty ganap tayo today kasi mag-aayos ako para sa aking work from home na ganap. So kaya tayo din ay naka-uniform. So yan, habang nagpe-prepare ako, gusto ko lang i-film ito. Kaya yan, eto, dito matututunan ninyo kung paano mag-curl ng hair ninyo gamit ang mahiwagang plancha or flattening iron. Okay, so eto ay nabili ko sa my SM, sa SM Delgado doon sa Iloilo, sa my downtown area. And then, yung price nito ay nag-range ng 2,000 ata, 2,000, basta tag 1,999. So, pa 2,000 ang approximate niya. So yan, pero hindi ko lang alam kasi 3 years na ito sa akin, baka nagbago na din ang kanilang price. Pero yan, kahit mahal siya, very napakaganda ng kanyang quality. Kasi 3 years na ito and then araw-araw ko itong ginagamit. Hindi naman araw-araw pero almost every week, mga 5 times akong nagpa-plancha or nagkukulot-kulot ng buhok ko. Kaya yan, hardcore naman siya. So yan, and then yung kanyang shape ay medyo pa-round. Okay, pa-round na ganito. Kasi pwede ito sa pakulot-kulot na buhok. And then at the same time, flattening iron din siya. So, dual purpose siya. So, yan. Okay, let's start sa pagkulot ng buhok. So, eto talaga ang aking natural hair. Actually, kulot talaga ang buhok ko. Kaso lang, every year siyang tinitreatment ng ribbon-ribbon. Kaya ayun, sisira. Pero eto na siya, oh. Eto na ang natural ko na buhok. Pero sabog pa rin siya kasi ginamitan ko ng mga... And then, ginamitan ko ng mga pa-chemicals palagi yan. So, yan, pagtsagaan nyo muna ang aking mga pa-sound effects dyan ng mga hayop. Yan, may mga alaga tayong tandang dyan sa labas. Yan, so yan. Ang gagawin natin kulot today ay, very, hindi ko alam, medyo plakado, pero pa-tweetums pa rin. Yung pa-virgin, tapos, pang-malakasan, parang gano'n na look. So, try natin yan. So, pang-gitna ang look lang siya. And then, very long-lasting ito, ha? Wait lang. Okay? So, kung gusto nyo plakadong-plakado yung pagkakulot nyo, i-plancha nyo muna siya, i-straight nyo muna siya. Lalo na at dito sa roots niya ay medyo sabog-sabog. Kaya, yan. Kailangan plancha. Pero ako, daan-daan lang ng plancha ba? Okay na yun? Init? And then, sa paggamit pala ng suklay, mas maganda yung mga ganitong suklay. Huwag yung mga brush. Kasi yung mga brush ay nasasagi niya yung iba mo pang buhok na hindi naman gagalawin. So, yan. So, planchahin muna natin ito. Nang very very light lang. Okay, bago tayo magkulot. Ito pa lang aking flattening iron ay wala siyang adjustment. Ito lang makikita nyo. Yung pula, kung nakasaksak ba siya, napupula yun kapag nakasaksak na siya. Pero wala siyang adjustment. Pero maganda naman ang kanyang init. Sakto lang. Yung hindi ka naman sobrang kapapasok. So, eto, may iba't ibang paraan ng pag-stroke or ng pagpapaikot nito. Pero kapag pangmalakasan, yung gusto nyo, yung sobrang long-lasting talaga siya, mas maganda na palabas ang pag-stroke natin. Katulad nito. Ito ang palabas na pag-stroke. Itong mga palabas na pag-stroke ay maganda ito kapag pangmalakasan ang paaura ninyo. Like may party kayong pupuntahan, may gala kayo, yan, out of the country, ganyan siya. So, yan, okay. Ready na palabas ha? Okay, i-clip nyo muna siya and then ipaikot ng pagganyan. Okay, ganun ang palabas na stroke. Okay, ikot. Yan, dahan-dahan lang kasi mainit naman talaga. Pero kapag sanay, kapag may gloves kayo dyan, pwede kayong gumamit ng gloves. Pero kapag wala at sanay naman kayo, Karina. So, ganyan siya. Ang pangmalakasan na kulot. Diba? Okay, and then depende sa inyo kung gusto nyo kapalan ang pag-plancha or pag yung
depende sa kadami ho ng ano ng strengths ng book niyo, kung anong trip ng kung anong kaya niyo ba. Pero mas maganda na medyo sakto lang, hindi siya gaano kamakapal, hindi siya maano gaano manipis. So yan. O, palabas naman ulit tayo. Okay, ganyan clip and then ganyan. Okay. Nakikita niyo ba? So yan. Huwag yung bibitawan yung mga book. Isa-slide-slide mo lang siya ng paikot ng paikot. Ganon. Okay, ewan ko lang kung nagigets yung pinagsasabi ko. Yan. Kasi naman siya pang malakas. Ganon, di ba? O, maganda siya kasi may highlights ang buhok. Mas makikita niyo ba? Okay, isa pa. Init. Yan, so ganyan, plancha-plancha muna, and then clip, and then paikot palabas, okay? Slide, and then tulungan nyo din ang plancha na umikot ba, para hindi mag-struggle sa hair ninyo. Yan, pero huwag nyo tatagalan ang pag-clip ng plancha sa awit. Ang pag-clip ng plancha sa buhok nyo kasi, mapuputol din yan at masusunog, kaya very, very light lang. And then, mabilisan nyo din ang pag-ikot. Eto, kapag gusto niyo mag-practice, gamit ang plancha niyo, huwag niyo muna siyang isaksak. Tapos practice-practice lang kayo sa pagkikot muna bago niyo siya isaksak at saka yan. Okay, dito naman tayo. Eto, hindi ko na to plinansya yung nasa loob na buhok ko. Kasi dito lang naman ako sa bahay, wala naman akong ganap na labas. So yan, o diba, ikot. Yan. And sorry sa mga ingay sa kapitbahay. Kaya mainit siya dahi. Yan. Yan, walang nagturo sa akin kung paano gumawa nito. Pali, experiment lang. Kasi alam niyo naman, Marty tayo. Kaya ayun. So, yan siya. Yan, diba? Maganda na ito mamaya kapag madami na. Yan. Okay, plancha. Ito makapal na ikaw pinili ko. Yan, talaga mainit ito ha. Sanay na itong kamay ko kasi madami na itong kalyos ba. Yan ang init. Wait, dito naman tayo muna. Init dai. Banas na ang mukha natin, ang makeup natin. Wala na ito mamaya. Yan. So yan, plancha. Tapos, clip. And then, ikot. Okay, ikot. Yan, tulungan niyo din siya. Yan. Yan. Okay. So yan. So nakikita niyo din, nakaikot din ito. At tanggalin niyo na lang. Yan, kasi sumusunod siya sa patrip ninyo ba. Yan, init. Sobrang init yan kasi paulan ata. Kasi gloomy ang kalangitan. Ang humid ba? Nandito naman tayo. Ituturo ko naman ngayon kung paano yung paloob na stroke. Ito ay mga palabas na stroke yung pag ganito. Ito naman ay paloob. Okay? So, ito try natin ito. Okay, ito. Sige, plancha. Ito ay paloob. Ito naman ang paloob. Yan. Yun, diba? Ang pangit niya. Kapag paloob, napapangitan ako kasi pang 3 times lang siya ba. Tapos hindi siya masyadong long lasting. Kaya mas maganda kapag eto yung mga pakulot niya, yung palabas na kulot. Yan. Kapag plancha na ganito ang ginamit, maganda yan. Napang napalabas ang stroke. Okay, eto naman ang palabas. Plancha. Okay, click. Wait. Ano natin itong plancha sa likod? Okay, plancha. And then, clip, ikot. Clip. Ikot. So, ganyan. Winner, diba? Kaya wala, naghalo na siya. Yan, dito naman tayo. Okay, plancha. Clip. Slide. Ikot. Okay, ikot. Yan, diba? Plancha, ikot. Yan. Init. So, dito pa. Yan.
ganyan. Plancha, plancha, tapos clip, ikot, ikot, ganun lang. Plancha, plancha, clip, ikot, ganyan. I-assist yung buhok nyo na hindi siya nalalaglag dyan sa plancha. Yan. Yan, so pwede nyo din i-ganyan. Yan. Sa paghila pala, huwag nyo i-ganyan lang na i-ganyan kapag humihila kayo ng buhok nyo kasi talaga masusunog ang buhok nyo. Pero, yung gagawin nyo ay lalagyan nyo siya ng gap na, katulad nito, o gap, ganyan, para lumabas ang buhok ninyo, katulad nito. Okay? Yan, o huwag nyo siyang i-close, lagyan nyo siya ng paganyan, o. Yan. Para nagsislide siya. Okay? Yan. Yung igaganyan-ganyan nyo siya, o. Igaganyan-ganyan nyo siya kapag naghihila kayo ng buhok nyo para lumabas or umalis siya doon sa kanyang pwesto. Kasi kapag close yan, masusunog ang buhok mo na nakaganyan lang siya, o. Sunog ang buhok mo niyan. Yan, plancha, plancha, clip, ikot, assist mong buhok mo, ikot, ikot, pinip, and then hanggang doon sa dulo. So, yan. Yan, so, and then, kapag okay na, kulot na ang lahat, ito, ihatiin mo na lang kung saan yung hati mo. For example, ito yung pahati ko ngayong araw. Aray. So, yan, ganyan. Kung gusto nyo pakapal ang kanyang trip, kung gusto nyo kumapal, lalo na ito. Yan, kapag may mga hindi kayo bet na kulot, gender stroke, ayusin nyo na lang. Para sumabay siya dito. And then dito gusto ko yung nakapuff siya. Kapag gusto niyo pa-puff, kuha lang kayo ng ibang strands dyan sa medyo flat na parte ng inyong pa-hair. Lalo. And then ikulot niyo doon hanggang sa puna niya talaga ba. Ganyan. Yan. Yes. Tapos dito din. Gusto ko nakapuff din dito. Tapos kung mag-plancha, kapag in-off ko na ito, nilalagay ko ang aking curling, curl lash dito sa plancha para uminit siya. Kasi, mas nakukulot niya din yung pilik mata mo kapag nilagay mo siya sa blower or sa plancha or sa mainit na bagay. So yan, kadalasan nilalagay ko siya dito or sa takip ng rice cooker para uminit siya. So itong ginagawa ko. Yan. So ginaganyan. Okay. Kapag mainit na siya, okay, init. So, ipa-cool down nyo lang siya yung matotolerate na ng iyong skin. Minit pa. Yan, tolerable na ito kapag... Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yan. O, diba? Mas kulot siya. Thank you for watching, darlings! And I hope you like this video. And huwag kalimutan naman, subscribe, like, and mag-hit ng notification bell. Thank you for watching. Have a great day. See you in my next.